So ano yung na-present dito? Ano yung na-present? Marketing plan. So umabot na dun sa magkano yung babayaran. Ha? O sige, yung mga walang pambayad pwede nang umalis. Di ba? Kasi gustong yumaman. Di ba? Gustong maging milyonaryo. Pero pag mamumuhunan, ay, tangina, ano yun? Di ba? Bakit kailangan mamuhunan? Marami kong kakilala dyan, mayaman, di naman namuhunan. Tama? Sino? Adi yung mga anak mayaman, tangina nyo. Tama? Anak mayaman ba kayo? Sinong anak mayaman dito? Taas ang kamay. O, tingnan mo, mga hampas lupa patay good. I mean, mga anak pala kayo na mahihirap. Pinamana pala sa inyo, kahirapan. Okay, sama ng tingin sa akin ni Sir. Oh. Sir, member ka ba? Bouncer? Bodyguard ng congressman? Parang itutumba niya ako. Guard, tawagin mo lahat ng bodyguard ko. Bantayan niyo tong kalbo na to. Sama ng tingin sa akin eh. Kala niya ganito lang ako eh. Hindi niya alam, meron ako 12 bodyguard sa labas. Mapuntahin mo rito. Palibutan yan. Di mo alam yung nasa likod mo. Ready ka nang sakalin yan. Yan, haharang sa bala yan sa akin, si Edwin Cruz. Joke lang. Congressman ka, sir, mayor, vice mayor. Itsura pa lang eh. Feeling ko dito, iting kanang kamay ni Ronald Bato de la Rosa. De, joke lang. Member po kayo, sir? Member? Active ba kayo? Kailan? Last year? May rank na po kayo? Anong rank nyo? Builder. Gawin nating senior field vice president this year. Ha? Anong background nyo? Hitman? Oh, sabi ko na eh, itsura pa lang, di ba? Mukhang pulis eh. De, ano sanay iyan ang trabaho nyo? Okay, so nag-retire na po kayo. Ah, pandemic. So, pinilit kayong i-resign. So, at least buhay ka pa. Tama decision mo, di ba? Oh, yung mga kasamahan niya, tsugi na lahat, di ba? Buti si Sir, buhay pa. Ha? Oo. So, ngayon, gusto niyo nang bumalik kasi tapos na pandemic? Hindi na. Pero hindi kayo mabubuhay kung builder lang kayo. Baba pa income nyo. Diba? Sino nagpasok sa inyo? Misis nyo ba? Anak nyo? Nasaan yung misis nyo ngayon? Buhay pa ba? De, baka na pandemic din. Joke lang. So, si misis ang nag-sign up. Pinamember ka tapos ngayon nasa bahay siya. Ah, may trabaho siya. Anong trabaho ni misis? Call center. Magkano sahod ng call center? Sandaan. Ngayon, sandaan pa rin? 60. Tapos ikaw, magkano sahod nyo dati? 20. So, 60 plus 20, 80 dapat. Or nung nagwa-100 siya, 20, 120. Oo. Kaya nga. So ngayon, wala na kayong sahod. Oh, eh, kailangan kumita kayo sa iFern. Tama, ilang taon ka na? 49. Ako, 54. Diba? Nangyari. Joke lang. Okay, so sir, it's not enough, no? Kung kayo, katulad kayo ni sir, no? Member kayo, nag-a-attend kayo, tangina, wala kayong sahod dito. Walang sahod yung check attendance. Upline, present kayo ako. Napakinggan ko, umpisa kay, kung sino man yung una nagsalita, hanggang kay Sir Tom, kumita ka ba doon? Hindi. Kung wala kang dalang bisita, wala kang dalang prospect, diba? Tapos, hindi ka pa nakikinig, nagse-cellphone ka, ano ba yung mga games nyo ngayon? Anong tawag sa mga games nyo? Hindi, yung mga games sa cellphone. Ha? Wow, alam na alam mo ha. Ano na ranggo mo doon? Sana sa iFern yung ranggo mo, hindi sa Mobile Legend. Okay, so you attend, no? You attend, tapos parang feeling mo, tangin na, upline na, pumunta ako ha. Nag-suporta ako kay UpDaisy ha. Kasi ano ngayon, Mighty Mina, nagsuporta ako. Anong sinuporta mo pag nag-attend ka lang? Diba? Number one, kailangan may matutunan ka. Number two, yung natutunan mo, dapat gamitin mo. Diba?
And number three, nandito yung mga magagaling magsalita. Nandito ako kahit sampu lang kayo. Pag nandito ako, bababa ako, magsasalita pa rin ako. Di ba? Kasi hindi to sa marami or konti. Di ba? Ilan yung kaya kong baguhin na buhay? Okay? Kung hindi ako nagkakamali, yung Millionaires Club natin, more than 600 no? Millionaires Club member. So pag umabot po yan ng 1,000 Millionaires Club member, ibig sabihin dun sa kumita pa lang ng 1 million, 1 billion na ang napamamahagi ni iFern. Tama? Yung nagkakotse sa iFern, no, in the past 4 years, 600. Diba? Sino yung walang kotse dito? Taas ang kamay. O, tingnan mo, halos lahat kayo walang kotse. Diba? Yung mga iba nagpapanggap, hindi nagtaas ng kamay. Diba? Magkakaalam ang mamaya paglabas. Diba? May hawak na susi, susi pala ng bahay. Diba? Okay? So, kung wala kang kotse, no, kung doon sa pinanggalingan mo, whether empleyado ka or negosyante, kung 600 ang nagkakotse ron, huwag ka umalis doon. Manatili ka doon kasi ikaw nang susunod na magkakotse. Tama? Pero kung wala pang 6 yung nagkakotse doon, parang mas okay tumaya sa iFern kasi 600 na yung nagkakotse. Itong matindi, lampas 300 nagkakotse during pandemic. Diba? Hiwalay pa doon yung luxury car club. Iba pa yung iFern car club, iba pa yung luxury car club. Okay, 45 yung Chedeng. As of today, ha, may nadagdag na naman na mini ladies. Sa Wednesday, may launching na naman. 39 ng mini ladies. Isang kembot na lang, 40 na. Okay? Isang kembot na lang, 40 na. Okay? So, ganda ba nitong Vespa? Tangina, 12 yung ganito papamigay namin this year. Mm-hmm. Pagka hindi kayo nag-repeat order, hindi sa inyo mapupunta. Diba? Magkano yung repeat order nyo? 500? Ah, 1,000. No? Bumili ka lang ng 1,000 na may katumbas na produkto, pwede kang manalo ng Vespa. Tama? Eh, yung mga beauty contest na nagbebenta ng raffle, ticket lang hawak mo eh. Diba? Pag nanalo ka dun, parang di naman totoong may makukuha ka. Wala. Diba? Di naman ina-announce yung winner sa ganun. Yung nanalo lang sa beauty, di ba yung beauty contest, yung mga ticket-ticket? Yung sa mga barangay, sa eskwelahan, di ba? Paramihan ng nabenta ang ticket. Ano na pala nyo doon? Wala, di ba? Ganda ba itong scooter? Dito made in China. Made in fucking Italy. Ha? Vespa is, kumbaga, the Ferrari, no? Of a scooters, no? Yung Ducati at yung Vespa, parehong sa Italy gawa yan. No? Yung Ducati, pangkarera yon, isang motor, 1 million. Ito mura-mura, 200,000 lang. Oo, yung pangarap mong kotse, dito, scooter lang. Yung pangarap mong second hand na karag-karag, na sira ang aircon, tapos plat yung tatlong gulong. Diba? Dito, scooter lang yan. So ito, hinabol lang namin, last few days of 2022, no? Kung hindi ako nagkakamali, December 26 ko, chinat yung may-ari ng auto. Sabi ko, gusto ko mabigay ng Vespa, bukas pa ba kayo? No, sabi niya, sir, oo, bukas. Sabi ko, sinong pwede kong kausapin? Gusto ko magpa-deliver ng isang Vespa sa Metro 10. Diba? Para makita ng mga tao ano yung mapapanalunan nila. Tapos after, diba? So yung promo natin, maikli lang, parang 5 araw lang yata yun. Basta lahat ng bibili nung repeat order nung December, starting December 1 hanggang yung last 5-6-7 days na in-announce ko to, sila lang yung pwedeng maglaban-laban sa raffle. So kung hindi kayo bumili last December, meron pa kayong 12 chances in 2023. So 12 yung papamigay natin in 2023. Meron bang ano dito, yung picture ng maraming Vespa, yung parang Christmas tree? Yan, pakita mo yon. Yan, so, you know, ang plano ko is gumawa ng Vespa Club, no? So, syempre, hindi tayo aasa dun sa mga mananalo sa raffle. For sure, yung mga iFern leaders, magbibilihan na yan ng Vespa para makasali sa Vespa Club. By the way, si Madam marunong mag-scooter, may 2 Vespa po si Madam. Yung Sean Wooderspoon collaboration na Vespa, yung iba-iba yung kulay, parang 800,000 yata. Tapos meron siyang Vespa X Dior, yung ginamit sa Emily in Paris, 4.8 million po yung scooter na yan. Yan, ito yung ano yung kulay na gusto nyo? Pink. Ah, sige. So ano,
October, November, September, October, November. So, sa bahala na trip-trip na kung anong ilalabas namin. Ha? Basta, ang plan ko lang every month, ibang kulay para masaya. Ha? So, kaya pula yung pinili ko kasi Christmas nung December. So, itong January, feeling ko parang gusto ko Ferndy yung ano yung January. No? So, baka dilaw. Dilaw yung January. Tignan natin. Tignan natin. Okay? So, anyway, hindi naman kayo nag-join sa iFern para magkaroon lang ng chance na manalo sa Best Pa na raffle. No? Kaya kayo nandito, no? Kung sasabihin mong mayaman ka, wala ka dito ngayon, di ba? Kontento ka na dun sa kung anong meron ka, di ba? Meron kang chedeng, meron kang helicopter, no? Meron kang yate, kung ano meron ka. Kung kontento ka na sa buhay mo, no? Mayaman ka na, wala ka dito ngayon. No? The fact na nandito ka, naimbitahan ka, kahit na pinagbigyan mo lang yung nag-imbita sa'yo, ibig sabihin may hinahanap ka sa buhay mo na hindi mo na-achieve dun sa trabaho mo or dun sa maliit mong negosyo. Tama? Kasi kung meron ka na nung lahat ng gusto mo sa buhay, wala ka dito. Hindi ka nagpa-convince na sumama dito kung lahat meron ka na. Tama ba ako? Diba? Kaya ka nandito kasi merong kulang sa buhay mo. No? Gusto mong ma-achieve, no? Yung kumita ng malaki, gusto mong maranasan yung pagiging mayaman, gusto mong magkakotse, gusto mong magkabahay, no? Gusto mong magkaroon ng iPhone, no? Kung ano man yung pangarap mo. iFern is the place na pwedeng magkatotoo yung pangarap mo. So, the leaders in iFern, no, the leaders in iFern, hindi lang kotse ang meron, no? Maraming kotse. Kotse as much as, you know, our top earner, no, yung upline ng Mighty Mina, no, upline ni Daisy, upline ni JM, upline ni Rema, upline ng mga presidential at super presidential director natin, si Zach Lopez, no. Ang pinakamahal niyang kotse, Ferrari, 26 million. Yung sumunod na mahal niyang kotse, yung Porsche GT3 RS, 23 million. Yung Nissan GT-R, 10 million. Yung Mercedes, ewan kong S600 yun or S500, 10 million din. Tama? Yung medyo mura-mura niyang kotse, yung Land Rover Defender, 6.8 million. Okay? Tapos kakalipat niya lang sa Valle Verde, no? Yung bahay niya 1000 plus square meter na may swimming pool, no? Obviously, that house alone is worth 150 to 200 million. Kung nakapasok ka sa bahay ni Zach, no? Hindi pa tapos ngayon, hindi pa dumadating yung mga furniture, yung mga laruan pa lang na nakakalat, million na yung halaga. No? Million na laruan pa lang. No? So, kung kaya mong bumili ng laruan na halaga million, obviously, sobra-sobra na yung pera mo. Tama? Yung relo, katulad ko, nagmana sa akin si Zach, no? Mahilig sa relo. Etong relo ko, 14 million yung halaga. Okay? For the people on the first row, no? Para ma-feel nyo kung, first row lang, para ma-feel nyo kung ano yung bigat ng 14 million. Okay? Mukha bang 14 million sa bigat? Solid gold yan. Solid gold yan. Buo. Buong relo, pati links, lahat, solid gold yan. Ay, hindi ko sinabing pwedeng isukat. Pwede lang hawakan. Baka hindi ka pa member. Alam ko yung pasa ko yung swerte ko sa'yo, hindi ka pa nga member. Baka gamitin mo sa ibang kumpanya eh. Diba? Oo. Malayo ba? Malayo ba sa relo na suot nyo? Diba? Yung pangarap mong bahay, pati yung bahay ng kapitbahay mo, relo ko lang. Tama? And lampas sampu ang relo ko na 10 million and up yung halaga. Lampas sampu. Kaya ko pumunta dito araw-araw, yung suot kong relo, lagpas 10 million yung halaga. Iba-iba. Okay? Iba pa yung relo ni Mrs. Okay? Sabi ko first row, nasa second row na po yan. Huwag po kayo madaya. Ang binibigyan na natin ng chance first row. Di ba? Kasi we are just rewarding the people on the first row. Okay? Yung mga standing room, hindi rin first row yan, ha? Okay. Okay? So, inggit lahat kayo, di ba? So, alam nyo na, next time, umupo kayo sa first row.
Ang tawag po sa first row, millionaire seats. Millionaire seats. Whenever I attend a seminar, no, I always stand, sit on the first row. Libre lang naman eh. Nakaupo ka sa dulo, nakaupo ka sa harap, pareho lang. Ba't ka upo sa dulo? Tama, ano, para pag mag-CCR ka, mas mabilis makalabas. Pag tatakas ka, hindi ka mapapansin. Tapos na, kasi second row na yan eh. So, grabe ba? Yung top leader nung iFern, si Zach Lopez, ganito rin yung relo. Magtanong kayo sa buong industriya ng networking kung saan na merong presidente at ang top earner pareho ang relo sa iFern lang. Meron ako nakita, may nag-post TikTok yata, niyayabang yung relo nung may-ari ng kumpanya. Diba? So, yung may-ari lang ng kumpanyang meron. So, ang tanong, ano yung pangarap niya para sa mga tao niya? Ba't sila lang yung meron? So, syempre, yung mga leaders, proud sila dun sa may-ari. Diba? The same way proud kayo sa amin. Pero hindi ba mas proud pag yung kapwa ninyo meron din? Hindi ba mas proud pag yung sinabing may nauna, may susunod? Yung mga networkers, yung mga sumusunod? Diba? Nasusundan nyo lang yung yapak ng mga nauna sa inyo at kayo rin magkakaroon. No? Kanina meron akong kausap na leader, no? 2015 pa po member, no? Nauna pa kila Zach Lopez, nauna pa kila Des Lacerna. Oo, pero hanggang ngayon nasa 100,000 pa rin yung income. Parang kung si sila Zach nagpa 5.5 million, no, si Des, no, tatlong buwan nagpahinga kasi may sakit. Grabe, ha? Tatlong buwan nagpahinga kasi may sakit, hindi ka makakita ng wala siyang latag. Wala siyang post sa FB, di siya sumasagot sa Viber, di siya sumasagot sa Messenger. Nagpahinga kasi yun yung utos ng doktor. Des, wag ka muna mag-cellphone, pahinga ka muna. Kasi kakaganon mo, kahit nakahiga ka, di ba, sumasakit yung leeg mo, ganun. Kailangan talaga pahinga. So, tatlong buwan nagpahinga si Des, hindi bumaba ng 2.4 million yung income niya. So, syempre, si Des, 6.5 years na sa iFern. 6.5 years. So, na-build na niya yung negosyo niya na kahit nagpapahinga siya, hindi bumababa ng 2.4 million yung income niya. Okay? So, yung anak niya, si Vincent, yung asawa niya, si Arvin, kung, you know, sa kasamaang palad may nangyari kay Des, hindi kailangan mag-worry ni Des kasi okay na si Vincent, okay rin si Arvin. Kahit na mag-full-time daddy si Arvin, di ba? Secure sila na magandang buhay nila. Lahat ng kotse, lahat ng lupa, lahat ng mga kondo na hinuhulugan nila, Des at Arvin, tuloy-tuloy lang nilang mahuhulugan. Hindi kailangan magbago yung estado ng buhay nila kasi naitayo nila na maayos yung iFern business nila. Okay? And itong iFern business, no? 7 accounts kay Des, 7 accounts kay Arvin, 7 accounts kay Vincent. Tama? At that time, 59.5. No, to tatlong 59.5 or tatlong 60,000, 180,000 na puhunan 6.5 years ago, plus dugo at pawis, puyat at pagod at gutom, ngayon merong 2.4 million every month. Tama? Kayo ang binuwis ninyo sa mga trabaho ninyo na hanggang ngayon tuloy-tuloy ninyong hindi maiwanan, ganun din naman, pagod, puyat, pawis, gutom. Tama? Ang tanong, pagka the moment na tumanda ka na, kumuba ka na, hirap ka na maglakad, meron ka bang pension na matatanggap? Tapos yung pension na yan, kaya ba lumaban sa taas ng bilihin? Tama? Yung pinapangarap mong pension kasi magre-retire ka na in 10 years, na-compute ba yan ng kumpanya mo, whether privado or government, na 100 pesos per liter ang gasolina? Tama? Ano pa bang mga tumaas na bilihin? Ha? Sibuyas, di ba? Napag-usapan ba nila na dadating ang araw, wala nang sibuyas? Di ba? Ano ba yung mga pagkain na may sibuyas? Ha? Sisig na walang sibuyas. Tama? Sisig with kamatis. Ano pa? Ay, yung ano, si madam nagluto ng ano, yung pork steak, no? Saka yung beef steak, di ba? Walang sibuyas.
Ewan ko kung ginawa ng TikTok ni Madam nung bago kami pumunta ng Siargao, eh yung si Chichi, meron niluto si Madam yung Wagyu steak na bistek Tagalog. Eh yung Wagyu steak, isang piraso, 7,500. Yung sahod nyo ng kalahating buwan, no, isang pirasong steak lang sa amin, yan. So ang niluto ni Madam, 4 na piraso. So yung sweldo mo ng 2 buwan, lunch lang namin. Ha? Tapos, since mayaman kami, sabi niya, damihan mo yung sibuyas, gawin mo, ano tayo, isang sakong sibuyas. Di ba? Dapat mas sibuyas ang nakikita. Hindi nakikita yung 7.5 na steak. Kahit na 4 na piraso siya. So niluto yan ni Madam bago kami umalis kasi na-delayed yung flight namin. Dapat 8.30, naging 10.30. So may time, maaga namin eh, alas 5 kami nagising eh. Di ba? Para maghanda. Eh since pumasok yung email, your flight have been moved to 10.30, nagluto na lang si Madam. Tapos, dinagay niya sa yung container na ano, yung Tupperware na mamahalin. Parang, tapos dinala namin sa Siargao. Doon namin kinain. Oo. Okay? Eh so, yung mga barkada namin, mga friends namin, si Chichi, lahat, everybody loves ano, yung cooking ni Madam. No? Kasi professional chef si Madam. And at one point, she had 31 restaurants. Okay? Bago na isara lahat sa pandemic, nagtira lang kami ng isa. Kasi ang pagnenegosyo, dapat alam mo kung kailan ka magtatayo, alam mo rin kung kailan ka magsasara. No? Most people, yung pag walang nagtuturo sa'yo, no, pag nagnegosyo, mas mahal pa yung negosyo kesa sa asawa at sa anak. Diba? Kahit na magka-leche-leche na, pupondohan ng pupondohan yung negosyo kasi kawawa daw yung empleyado, kasi ito lang ang alam namin na trabaho o negosyo. So, lugi na, pondo pa rin ang pondo hanggang sa wala nang matira. Lahat ng napundar na wala na para suportahan yung negosyong lugi. No? Kung marunong magtayo, dapat alam rin kung kailan isasara. No? You cannot fall in love with your business. There's a difference between a family enterprise and an enterprising family. Yung family enterprise, yung negosyo yon. Yung enterprising family, kaya niya magtayo kahit 100 na negosyo. No, si Chabit Singson, sabi niya, 1,000 yung kumpanya niya. Hindi na niya alam sa dami ng kumpanya niya. Nagugulat, ay, ako palang may-ari nito. Ganon. Diba? Oo, sa dami ng kumpanya niya. Kasi, sosyo dito, sosyo doon, magtayo tayo ng ganyan. O, sige, go lang siya ng go. Diba? So, he's enterprising, kaya marami siyang kayang itayo. No? So wala namang magaling na negosyante na hindi nalugi. Lahat kami na go-negosyo mentors, no? Ang similarity namin, lahat meron kaming negosyo na nalugi. Or sosyo, nagsosyo sa negosyo na nalugi, at niloko ng mga kasosyo, nangyari lahat sa amin yon. Kasi trial and error yan eh. Ang important, natututo ka sa mga pagkakamali mo. No? I have met, you know, many networkers, no, in my career as a president of a networking company. Nag-start ako 2005, 2023 na po ngayon, no? So medyo matagal-tagal na akong presidente ng networking company. Okay? Can you do the mathematics, ilang taon na po 'yon? No? 2023 na ngayon. 2023 na ngayon, 2005 kung unang hinawakan ang networking company. So, I'm going on 18 years kasi nag-umpisa ako January 2005. So, I have met, no, all types of leaders, no, from veteran networkers to first-timers. And just to be frank, no, I love first-timers better than veteran networkers. Kasi mga veterano, marami pong dalang kaalaman yan na ayaw na niyang matuto. Akala niya yung kinagisnan niya, yun na yung tama, yun na yung magaling. Kaya ang tanong ko palagi, meron ka bang 1,000,000? Whether sa kausuutan mo, no, sa damit, sa relo, kotse, bangko, pera. Kung wala, hindi ka magaling. Tama? Wala kang pera eh. Di ba? Dito sa iFern, kahit sino magtawag ako ng leader, pag tumayo dito sa harap ko, minimum 1,000,000 yung suot. Pag tinawag ko si Nomi dito, no, yung relo pa lang niya, 1,000,000. Hindi pa kasama yung hikaw, sing-sing, sapatos, di ba? Si Edwin, pinapunta ko dito, yung solid gold niyang relo, no? 2,000,000 hanggang 5,000,000, depende kung anong modelo. No? Si Daisy, pinapunta ko dito, si Rema, si JM, pinapunta ko dito, yung relo niyan, 2,000,000, 3,000,000, 4,000,000, 5,000,000.
Sapatos anywhere from 50, 70,000. Sintolon 25,000 to 45,000. Gets nyo? Dito sa iFern, kitang-kita talaga yung yaman. Di pa natin pinag-uusapan pagbaba kung ano yung kotse. Di pa natin pinag-uusapan pag-uwi kung saan nakatira. Tama? So, we are really expert at changing people's lives. No? Kaya namin baguhin yung buhay nyo, yung bank account nyo, even yung anyo nyo. No joke, yung mga million dollar club, yung mga million dollar club namin, pati katawan, pati ilong nabili namin. Pagka sinaba namin kay Dr. Rabelo, sabi kulang ka sa ilong. Ang sagot namin, yes, doctor. Yes, Dr. Ano? Yes, Doc Biki. Diba? Kailangan mong pumayat, ilalay po ka namin, yes, Doc. Sagot, pwede ba si Hayden na lang ang maglay po sa akin? sabi ni Melay, pagka si Doc Biki, 1 million, sabi niya, kahit 2 million, pag si Doc Hayden yung hahawak sa katawan ko. Eh wala eh, si Dr. Abello yung expert sa liposuction. Kaya, ano, hanggang pangarap pa muna si Melay. Kaya nagpapataba siya ulit eh, kasi gusto niya mag-round 2 kay Doc Hayden naman. Sabi niya, Doc Hayden, mag-practice ka na. Malapit na akong dumating sa'yo. So anyway, we are here to change your life. So balik ako dun sa storya nung kausap ko, no, na 2005 pa member, no, sila Des, sila Zach, 2006 po sila nag-join sa iFern. Ah, sorry. 2016, no? 2016 sila nag-join. Ito ang kausap kong leader kaninang umaga, 2015 pa member. No? Nauna pa kila Zach, nauna pa kila Des. Pero bakit yung income niya nandun pa rin 120, 150, pero in fairness ha, naranasan niya yung 500,000 naman. Naranasan niya yung 400,000 naman, 300,000 naman. No, pero hindi niya nahawakan ng tama yung negosyo niya. Hindi siya sumali sa Rolex Club, hindi siya sumali sa Louis Vuitton Club, hindi siya sumali sa Luxury Car Club, no? Wala siyang club na sinalihan maliban sa Jordan Club. No, pati Toy Club iniwasan niya. Kasi anong gagawin ko sa laruan? Matanda na ako. 'Di ba? Eh, mas matanda nga ako, ang dami kong laruan eh. Yung mga kilala ko nga mga CEO, ang daming laruan eh. 'Di ba? Kasi sino mga member ng Toy Club dito? Taas ang kamay. Ano, nung bumili kayo ng toy, natuwa kayo, di ba? Pag nakikita nyo siya, napapangiti kayo, di ba? Yun yung halaga ng Toy Club, na mapangiti ka ulit tulad nung panahon nung bata ka na wala kang pakialam sa buhay. Okay? So most people, no, especially in Philippines, hindi nila nananasan yung magandang childhood. Yung kabataan na laruan lang yung iniisip. No, yung kabataan na, Nay, tay, bili mo ko nung ganito, bili mo ko nung Barbie, bili mo ko G.I. Joe, bili mo ko nung remote control na kotse, di ba? Hindi na nananasan yon. Kasi bata pa lang, ano, sub-sub na sa trabaho. Kailangan ng tumulong sa nanay, kailangan ng tumulong sa tatay. Yun yung binabalik namin, kaya meron tayong toy club. Okay? So, nang kwekwentuhan kami, sabi niya, Sir, baka pwedeng makipag-meeting sa'yo. Sabi ko, bakit? Sabi ko, Sir, kasi magso-sorry ako. Sabi ko, hindi ko kailangan yung sorry mo. Sabi niya, Sir, susunod na ako. O, susunod ka, di sumunod ka. Nandiyan naman yung sistema. Nandiyan naman yung mga club, di ba? Sumunod ka lang kasi yung kasabayan mo sa kabila nung upline mo, eh, nakatsedeng na eh. Ikaw, mas malaki pa income mo dati kasi ito yung leader, nakatsedeng. Ito siya, ito yung other leader. Nakatsedeng na to, nakatsedeng. Eh, siya hindi. No? Eh, dati, mas malaki pa income niya. Eh, ito, ngayon, napanatili na malaki kasi nagtsedeng, lahat ng club kasali. Pati yung mga downlines, sumasali. So siya, hindi siya sumasali sa club. Kaya napag-iwanan siya. Sabi niya, Sir, natauhan na ako. Inuna ko kasi yung pamilya ko. So, ano yung mensahe ko doon? Inuna niya yung pamilya niya. Ngayon ang ending, lahat daw nung nakaraan ilang taon na hiningi nung pamilya niya, binigay daw niya. Ngayon na bumaba na yung income niya na hindi niya na mabigay, siya daw yung masama. Galit daw sa kanya yung sarili niyang anak. Galit daw sa kanya yung asawa niya. Kasi yung mga gusto nila for Christmas, hindi daw niya naibigay. Pero yung mga anak, yung mister, di ba, kaya naman sanang palakihin yung negosyo, pero kontento na pagiging driver, taga-bit-bit lang ng package, di ba? Yung anak, instead of mag-iFern, nag-grab, naglalamove, di ba? Binili niya ng kotse, tapos nabuntis yung kapitbahay, tapos tumigil na rin sa pag-grab, tumigil sa paglalamove. Ngayon, nagpapabili naman, motor naman daw.
O so sabi ko, yung kotse nga, hindi na nga kumikita sa kotse ngayon, motor naman. Diba? Hindi daw niya napagbigyan, siya daw ang masama. O so sabi ko, karma lang yan. Kasi ganyan na ganyan yung trato mo sa upline mo, ganyan na ganyan yung trato mo sa amin. Pag sinasabi namin, ayaw mo maniwala. No? Walang problema, lahat tayo, mahal natin yung pamilya natin. Ang problema, pag hindi natin hahawakan ng tama yung negosyo natin, ano yung pambubuhay natin sa pamilya natin? Tama? Ang mga anak natin, maraming opinion, no? Babalik mo sa kanya, tangin na mo, nung bata ka, ako nagpapalit ng diaper mo. Ako nagpupunas ng puwet mo, di ba? Ako naglilinis ng ihi mo, ako nagpapadede sa'yo. Tapos ngayon, ikaw pang magtuturo sa akin? Tama? Ano namin dito, kahit na mga top leader natin, may mga maling ganyan. Si Melanie Alex, nung bibili nung walang kwenta ang Mitsubishi Montero, pinapili nila yung anak nila, kung ano daw kulay na gusto nung anak nila. Sabi ko, anong alam nung anak mo? Favorite color? Tama? Kasi pag bibili tayo, di ba, kailangan yung makakatulong sa negosyo natin, yung kulay na mamamangha or hahanga yung mga downlines natin at prospect natin. Anong alam nung anak mo dun sa kulay na gusto niya? Pinapili namin yung anak namin kung anong gusto niya. Kaya sabi ko, pangit naman ang kulay ng kotse niyo. Yan kasi yung gusto nung anak namin eh. Eh anong alam ng anak mo? Tama? Make sense? Di ba? Marami akong kausap. Pag sabi ko, kailangan mo nang bumili ng tsedeng. Kasi yung level ng income mo at yung level ng mga downlines mo, kailangan nila ma-inspire na makita nila yung apply nila nasa next level. Sige po, sir, pag-uusapan namin ng mga anak ko. Eh, nung alam nung anak mo? Humingi nga sa'yo ng allowance, di ba? Pambili ng libro, pambili ng candy, pambili ng load, pambili ng kape, pambili ng milk tea. Tapos sa kanya ka magkukonsulta, anong alam niya? Wala siyang alam. Tama? So, magtatanong ka, kung gusto mo maging barbero, magtanong ka sa, gusto mo maging hardinero, magtanong, gusto mo maging magsasaka, gusto mo maging bumbero, gusto mo maging milyonaryo, kanino ka magtatanong? Sa bilyonaryo. Tama? Eh, ba't ka nagtatanong sa anak mo? Anong alam nung anak mo? Anong alam nung tatay mo? Kung yung tatay mo hindi bilyonaryo, huwag ka magtanong, tay, anong bibilin ko, Mercedes-Benz or Honda Civic? Anak, Honda Civic na lang, kasi mura yun. Mababa yung monthly. Tama? O, tapos nakipag-meeting ka kay Mayor, dala mo Honda Civic, sabi ni Mayor, sabi mo dun sa naghihintay sa labas, busy ako. Tama? Ay, pag dumating si Bambi, naka-Mini Cooper, tama? Sabi ni Mayor, sino yung maganda na naka-Mini Cooper? Papasukin mo dito. Tama? Pag dumating si Bambi, naka-Civic, di ba? Naka-Honda City, sabi niya, sino yung pangit na naka-Honda City? Sabi mo, busy ako. Sa tingin nyo, di ba? Nakakaganda ba yung Mini Cooper? Oo, yun yun. Kasi paganda ang kotse mo, kaya gumanda ka. Tama? Dati, yung kotse ni Edwin, Mitsubishi Montero rin yung isang kotse niya, di ba? Yung una. Sino yung malaking tiyan na nandun na sa labas? Di ba? Tama? Ngayon, dumating siya nakatsedeng, sino yun? Mayor ba yun? Di ba? Yun yun. Kaya namin tinuturo yun kasi yung kotse na bit-bit mo, nagbubukas siya ng pinto para sa'yo. Tama? Ayan, si Daisy. Si Daisy, saka si Rema, hindi ko makalimutan yung mag-ina na yan. Oo, grabe. Nakatattoo yan sa utak ko. Tattooed on my mind. Sabi nila, sir, hindi uso dito sa probinsya ang Rolex, LV at Mercedes. Walang nakakakilala nun. Oo, sir, parang sayang lang pag bumili kami ng LV, Rolex at Mercedes. Wala naman nakakakilala niyan dito sa ano, sa Republic of Calapan. Oh, yan yung kaya sinabi ko, yung mga iniisip ninyo, napagdaanan na namin lahat kasi yung mga kumita ng 100 million dito, kumita ng 50 million dito, katulad nyo lang din mag-isip dati. Pero since nabago na namin yung pag-iisip nila, nabago na rin namin yung buhay nila. Okay? So kung naranasan nyo ng kumita ng 100,000 sa iFern, tapos gusto nyo kumita ng 500,000, pero naka, ano yung sinelas nyo na mura? Spartans pa rin kayo, tama? Nakasekosana pa rin kayo nakabag, naka-G-Shock pa rin yung relo ninyo, di ba? Pag nakipag-meeting kayo, naka
naka-inter-barangay kayo na jersey. Tama? So, huwag kayong mag-expect na lalaki yung income nyo. Kasi kung hindi mataas yung pagtingin ng kausap ninyo sa inyo, hindi kayo bibigyan ng oras. Tama? O, nandito tayo ngayon. Sino yung kaitsura ko? Meron? Wala, di ba? Obvious, isang tingin lang, sino yung bilyonaryo? Tama? O, so, pag pinatayo ko dito si Daisy, si Edwin, si JM, no, si Rayma, si Jojo, nandyan din. O, tapos yan, si Nomi, no, patayuin ko lahat dito, mukha silang milyonaryo. Pero pag nagtabi kami, angat na angat ako sa kanila. Tama? Kasi jacket ko palang 300,000 eh. Tama? O. No joke, ito, Dior, nakita nyo? Dior to. Kaya, pakita natin. Kaya, hanggang dito yung sa loob. Diba? So, yung coat ko pa lang, 300,000. Diba? Eh kung 1,000,000 lang pera mo, bibili ka ba ng 300,000 na coat? Tama? O, eh, diba yung buong angka nyo, kasya sa kamay ko? Diba? Yung pangarap mong bahay, pati yung bahay nung kapitbahay mo, nung kapitbahay niya, yung kapitbahay niya, diba, suot ko lang sa kamay. Tama? Diba yung mga bahay na kachipan, 1.5 million lang? O di 10 bahay na to. Tama? Yung sapatos ko pa, o bago to, second time ko palang sinuot to. Christian Louboutin. I don't know kung magkano, siguro 100,000 to. Per side, di ba? Siyempre, pagka yung mga mayayaman, pagka bumili sapatos, isa-isa lang. Kasi para katulad nyo, pag mahirap, isa muna bilhin nyo, next month na ulit yung pangalawa. Hindi na nag-gets. Hulugan, di ba? Sige, isang paa muna kunin mo. Joke lang. So anyway, you know, you want to be rich, you need to change your thinking. Di ba? Kasi yung 100,000, lahat ng sumali sa iFern, chicken lang kumita ng 100,000. One time. Yung tinatawag natin na beginner's luck. Yung sobrang excited ka, yayaman na ako dito, ang saya-saya mo. Lahat kaliwat kanan, lahat willing kang kausap. Yung mga ka-close mo, kamag-anak mo, no, yung mga best friend mo, nagsalihan. Kaya unang buwan, dalawa, tatlong buwan, 100,000 ka agad, mabilis yan. Pero pag naubusan ka ng mga ka-close mo, di ba, tapos naranasan mo na yung rejection, ayaw mo na. Titigil ka na. Di ba? Rejection never ends. No? Rejection never ends. Recently, meron akong kausap, di ba? Leader, umalis siya sa kumpanya nila, 001. Oh, may nag-set ng meeting para kausap sa akin. So, sabi ko, ba't di mo muna kausapin yung kumpanya nyo? Baka maayos nyo pa yung problema. Di ba? So, sabi niya, sir, alam mo naman, ayaw ko na doon. Galit na ako sa kanila kasi ginago nila ako. Ganun. So, sir, prangkahin na kita. Kailangan ko ng mobilization, kailangan ko ng kotse, kailangan ko ng libreng account. Sabi ko, hindi ganun si iFern eh. Hindi kami namimigay ng libreng account, hindi kami nagpapakotse, di ba? Sabi ko, basta dito sa amin, dekalidad yung produkto, no? The only networking company in the world, no? With world branding awarded products. Pero affordable siya. Sabi ko, lahat ng miyembro mo, hindi mahihirapan magbenta ng produkto namin. Kasi world class, pero affordable. Yung mga sa ibang kumpanya, no class na, hindi pa affordable. Diba? Oo. Or yung binibenta nila, yung, alam mo na, yung mga mistante, ganun, diba? Pero walang produkto. Okay, so iba, ibang iba. So sabi ko, pagka gusto mo yung solid na negosyo pang matagalan dito, pero kailangan magbayad ng membership. Kasi hindi ako namimigay ng free membership. Di ako naniniwala dyan. Sabi ko, yung unang taon ni iFern, sinubukan ko yan, nakinig ako dun sa mga consultant ko, no? Mga consultant, no? Sabi, ganyan daw talaga kalakaran sa industriya, kailangan magpakotse, libre account, kailangan every week may allowance. Sinubukan ko yun, no? Nalugi lang naman ako ng 42 million in one year. So okay lang yun, charge to experience. Diba? Sabi niya, when you don't get what you want, you get experience. Tama? Niloko ka ng jowa mo, may experience ka na. Masama lang nga, diba? Okay? So sabi ko, I already learned from experience and not gonna do that again, no? Sabi ko, hindi baling mabagal basta yung mga totoong tao. Yung willing mamuhunan, willing mag-aral, willing magtrabaho araw-araw, willing mabigo, willing lumaban ulit. Kasi, yung pagiging empleyado, mahirap eh. So, sino nagsabi sa inyo na pagiging milyonaryo, mas mabilis?
Does it make sense? Mahirap yung pagiging empleyado, yung pagiging milyonaryo, mas mabilis. Does it make sense? Kung mas mabilis yung pagiging milyonaryo, di sana milyonaryo kayong lahat. Tama? Oo. Ay di sana, isa lang yung Henry C., empleyado siya, tapos lahat kayo amo niya. Tama? Oo. So, hindi mabilis maging empleyado, hindi rin mabilis maging milyonaryo. Meron lang kumpanya na pabibilisin. Diba? And si iFern, no, in my opinion, we have the right combination. No, world-class yung produkto, pero affordable. Tama? Ano yung pinakamahal natin na produkto sa SRP? Fernflex, magkano yung SRP? 2-1, no? So, yan na yung pinakamahal natin. Pero magkano yung members price ng 800? O, diba? Kung miyembro ka, mura pa rin siya. Tama? Pero pagka sa SRP, pinakamahal natin 2-1, no? Kung masakit yung mga kasukasuan mo, no? Sumasakit yung mga joints mo, 2-1 divided by 30 days, it's worth it. Tama? Kasi yung katapat niya na produkto sa labas, mas mahal lumalabas pag itotal mo pang buong buwan. Tama? So, we have the right combination. World-class yung produkto, pero affordable. Diba? Kasi ang pinakamabenta natin, Fern D. Tama? Yung Fern D 120 is magkano SRP? Oh. 1,280. Diba? Kung hindi ka miyembro, yung 1,280 divided by 120 capsules, lumabas pa lang 10 pesos lang per capsule. Tama? Kahit sino, kahit basurero, kaya yung 10 pesos. Tama? Oh. So, tapos pagka members price na siya, magkano na lang? Oh, 780. Di lumabas parang 7 pesos or 650 lang per capsule. Tama? Kalahati lang yung presyo. So, pag miyembro ka, sulit talaga. Diba? You have life-saving vitamins pero affordable. So, yung pagka pinag-usapan yung mga na-invento ng mga iFern leaders na family package. Diba? Ilan account yung family package? 35 accounts. O, 35 accounts pero isang toneladang produkto yung hawak mo na affordable yung presyo, ang bilis ibenta, balik puhunan na. Tama? Samantalang yung balita ko sa ibang kumpanya, nagbayad ka 300,000, hangin lang daw yung natanggap mo. Diba? Kasi pumasok siya sa cellphone mo, hangin lang. Basta may wifi connection. No? Pumasok siya sa phone mo. So, ang tanong, hindi mo siya mabenta ng tingi-tingi, hindi mo mababawi yung 300,000. Tama? Si iFern, kung kunyari, 300 yung bote na natanggap mo, kahit isang araw, isang bote lang mabenta mo. After 300 days, balik na puhunan mo. Diba? Ay, yung mga nagne-negosyo, diba? 2 taon, 3 taon, 4 taon, lugi pa rin. Diba? Pagka nag-franchise ka, diba? Sabi ang ROI, 3 years, 4 years, 5 years, o. Oh. So, ito, kung isang araw, isang bote na benta mo, 300 days, 10 buwan lang, balik na yung pera mo. Tama? Eh, pagka in-encode mo pa yun, mas mabilis pa. Diba? Pag in-encode mo, yung unang cheque mo, 100,000 eh. Okay? So, I think, my opinion lang naman, no? We have the right combination. No? We have hardworking leaders, no? Walang leader dito sa iFern na mababansagan na mayabang. Tama? Lahat approachable. Lahat pag nagpaturo ka, kakausapin ka. Pag magpa-picture ka, pagbibigyan ka. Tama? Pagka ni-request mo na magsalita sa grupo mo, basta hindi siya nagmamadali, wala siyang ibang asikasuhin, kausapin niya grupo mo. Kausapin ka niya. Diba? Yung every Friday na Mercedes-Benz Boys, meron pa tayong Mentor Me program. Diba? Wala namang bayad yung mga PD, pero uupuan ka. Magtanong ka ng problema mo, sasagutin ka niya. Base sa experience niya. No, hindi sa kuro-kuro o hula-hula lang. Dahil sa success niya sa negosyo, yung tanong mo, sasagutin niya base sa experience niya. Okay? So, iFern is a business that we are teaching you based on our experience. Sa experience namin. Pag nagkamali kami, aayusin namin kung saan kami nagkamali para itatama namin. Okay? Yung mga miyembro na nandito, yung mga nakikita kong PD, no, yung mga miyembro na medyo 3, 4, 5 taon na dito, pagka maglulook back kayo, kung magtotroback kayo, 4 years ago, 5 years ago, hindi lang anyo ninyo, hindi lang anyo ko,
hindi lang yung itsura ng opisina, hindi lang yung itsura ng package, hindi lang yung presyo, hindi lang mark, lahat nagbago na. No? Yung 5 years ago, nung sumali sila, wala pang Jordan Club, wala pang Toy Club, wala pang LB Club. Tama? That time, pag bumaba ka, nakita mo, Chedeng, may Chedeng, Chedeng ko yun. Kung nandito si Madam, Chedeng ni Madam yun. Yung time na meron pa kaming Vice President, Chedeng nung Vice President yun. No? Meron kaming 3 Vice President, yung 2 binigyan ko ng Chedeng. So kung merong 4 na Chedeng dito sa iFern, ako, si Madam, yung 2 Vice President. Kung merong Mustang sa BMW, kotse nung isang Vice President. Ngayon, 100 plus ang luxury car sa iFern. Okay? Yung kotse ni Zac Lopez, mas mahal sa kotse ko. Kasi hindi ako nakikipagkompetensya kay Zac Lopez. Sinong magulang ang nakikipagkompetensya sa anak? Diba? Lahat ng magulang gusto, angat yung anak. Okay? Tama? Meron akong sports car, yung regalo ng mga PD sa akin. Tama? Okay? Audi R8. You know, kotse yan nung mga leaders dun sa kabilang kumpanya. Sa akin, nandyan lang yung kotse ko. Hindi ko yung bebenta kasi regalo yan ng mga PD sa akin. Okay? At di ako naghahangad ng mas mahal na kotse para sapawan si Zac Lopez kasi happy na ako na naka-Ferrari si Zac Lopez. Ang inaabangan ko kung sino yung next na PD na bibili ng Ferrari. Okay? So, we are here to change your life. No? So, balikan natin ulit yung kausap ko kaninang umaga. Diba? Kasi lahat binigay niya sa anak niya sa pamilya niya. Pero yung itong Christmas, hindi niya napagbigyan, siya na daw yung masama. Siya na daw yung kontrabida. Sabi niya, sir, ang pagkakamali ko lang naman, inuna ko yung pamilya ko. So again, lahat tayo, mahal natin yung pamilya natin. Tama? Pero kung uunahin natin yung pamilya natin at pababayaan natin yung negosyo natin, ang maapektuhan yung negosyo natin. Anong sabi ko sa kanya? O, pag natsugi ka, bigla-bigla. Kasi may sakit-sakit din siya. Tapos yung nanay niya ngayon, labas-pasok sa hospital. So, nagpapasalamat siya. Yung kita daw niya sa iFern, at least, na natutustusan niya yung mga gastos sa hospital. Eh, siya, ilang beses siya na labas-pasok hospital. Sabi ko, pag may nangyari sa'yo, paano ka? Nga nga yung buong pamilya mo. Ang gusto lang nila, bill mo ko nito, bill mo ko, bill mo ko, bill mo ko. Diba? Pero gawin yung iFern, ayaw ko. So, sabi ko, kung may nangyari sa'yo, hindi kaya saluin ng mister mo yung negosyo mo at mas lalong hindi kaya saluin ng mga anak mo, nga kayo ngayon. Buong pamilya, patay. Tama? Saka sila magsisisi na habang buhay si nanay, ba't din namin sinamaan si nanay? Tama? Ba't din namin inaral kung ano yung negosyo ni nanay? Okay? Meron akong kausap, isang top leader din natin, ganun, may 4 na anak. 3 buwan ko na siya hindi nakikita, may sakit siya, napasok sa ospital, ganyan. Labas-pasok siya ngayon sa ospital, nagpapahinga siya. Ilan taon ko nang sinasabi, isama mo na yung 4 na anak mo rito. Kung hindi man 4, di yung 2 panganay, panganay na lalaki, panganay na babae, ituro na natin yung iFern business. Walang kwenta yung pag-aaral. Mag-aaral ka para graduate, pag-graduate, swerte ka kung may makuha kang trabaho. Tama? Di naman lahat ng graduate may trabaho. Tama? Oh. So, bakit mo ibubuhos yung oras sa pag-aaral na pag-graduate, hindi sure yung trabaho? Samantalang sa iFern, sure yung kita. Na 3 buwan kang nagpapahinga, labas-pasok ka sa ospital, yung pinangbabayad ng pamilya mo galing sa iFern, kahit na may sakit ka. Kahit na labas-pasok ka sa ospital, hindi kita nakikita sa CSEL, hindi kita nakikita sa meeting, hindi kita nakikita sa Zoom, hindi kita nakikita, pero kumikita ka pa rin. Oh. Pero, wala kang representative sa event. Sana sabi ko, kung yung mga anak mo, kahit na CSEL, pinapunta mo, pag nakita ng mga leaders, ng nanay mo, no? Pag nakita ng mga leaders mo, na nagpunta yung mga anak mo, ay, grabe, di ba? Sinasalo na ng mga anak yung negosyo, yung hindi magampanan ng nanay, di ba? Pumapalit na yung mga anak, di ba? Sabi ko, mahihiya yung mga leaders mo. Hindi sila pwede mag-absent yung mga anak ka, nirepresent yung nanay. Tama? So, dapat pumunta kami kasi inilalaban ng mga anak yung negosyo ng nanay. Okay? So, leadership is by example.
Meron din ako isang kausap na leader, no? Mag-asawa, luxury car club. May sakit daw yung anak. So, nasa hospital. Eh, mag-asawa, nandun sa hospital. Eh, merong big event yung grupo nila. Sabi ko, paano to? Absent kayong dalawa? Hindi, hindi yan. Hindi yan. Best pa yan. Okay, so sabi ko, paano yan? Eh, kasi nagbabantay daw. Sabi ko, doktor ka? Hindi. O so sabi ko, ano matutulong mo? San galing yung pambabayad niya sa hospital? Sa iFern. O so saan ka mas makakatulong? Na katabi yung misis mo, magbantay ng baby niyo na hindi ka naman doktor? O nandito sa event, bantayan yung mga leaders mo. Diba? Mag-participate ka para mas malaki yung kita mo, may pambayad ka sa hospital. Tama? Kasi kung yung mister niya or yung misis, OFW or seaman, hindi naman dalawa yung nandun. May tutulong ba pagka mag-asawa nandun? Ano, sabay lang kayo umiyak. Sabay kayo mag-pray. Pwede rin naman mag-pray kahit na nasa event. Tama? Kung kunyari yung asawa ko, saka yung anak ko nasa hospital, nandito ko sa event, pwede rin naman mag-pray. Tama? Lord, bahala ka na. Halagaan mo yung anak ko, di ba? Pati misis ko. Oh. Kahit wala ka naman dun, marinig ka naman ni God. Magkasama kayong dalawa doon, di ba? O sabay kayo nagpre-pray, yung doktor naman ang may alam kung anong gagawin sa anak nyo, tapos doon sa event, nasan yung apply natin? Nasan yung apply natin? Ah, may sakit daw yung anak. Eh, nasan yung isang apply? Eh, pareho sila nagbabantay. O so, next time, may sakit yung anak nyo, may sakit yung anak nung downline nyo, huwag mo na expect na dadating sila. Kasi lahat sila magbabantay rin ng anak. Gaya-gaya lang yan. Kasi yung upline, di ba, may sakit yung anak, dalawa yung nagbantay. O di ngayon, yung downline, may sakit yung anak, eh mag-asawa rin magbabantay. Eh masaklan yan kung yung mag-asawa, iFern, lolo't lola, iFern, yung mga kapatid, iFern, di anim sila nagbabantay dun sa may sakit na apo. Lana, tumigil na yung network mo dahil may isa nagkasakit. Na tumatawa kayo, nangyari na yan sa iFern. Buong pamilya nagbantay. Kaya namatay yung iFern business nila. Dalawang taon silang nanahimik. Kasi nagbantay sila dun sa tatay may cancer. Lahat nagbantay. Pati yung dalawang kumikita na upline, no? Nanay sa kakuya, lahat nagbantay. O so, namatay yung negosyo, tumigil. Walang upline eh. Kung walang upline na nagtuturo, ito gagawin, punta tayo dito, ito event natin, di ba? Wala. Pagka... Networking leadership is by example. Kung ang example mo, hindi ka nagpapakita, hindi rin magpapakita downline mo. Kung ang example mo, sin zone din ang downline mo. Okay? And huwag kayong masyado maapektuhan sa sin zone, kahit na ako, sinisin zone din. Ha? Meron akong chat group, Council of Presidential Directors. Hindi lahat sumasagot. At meron dyan iba, once a day lang sumasagot. Kasi kunyari, every day, 9 a.m., nagbubukas siya ng Viber, sasagot siya 9 a.m., tapos bukas na siya sasagot ulit. So kung tatlo yung announcement ko, bukas na niya makikita. So nagpapa-apekto ba ako? Hindi. Kasi choice mo yan eh. Gusto mo mahuli sa balita, di once a day ka lang mag-check. Tama? Eh meron naman mga PD na naka-notification. Basta message galing kay Tomanitan, pop, lalabas sa phone niya. Nabasa niya kaagad. Alam niya kaagad. Pag sinabi ko, bukas merong discount. Diba? Yung kada package, less 1,000. Example lang, tangina, natuwa kayo kaagad. Diba? Sinabi ko ng 10 a.m., alam na niya, diba? Sinabihan na niya yung buong grupo niya, huwag muna kayo bumili, bukas tayo bibili kasi may 1,000 discount. Diba? O di lahat nung pumasok na 10 family package, kinabukasan binili. Diba? Nakatipid ng 1,000 per package. Samantalang yung once a day magbasa, eh shit, nabili na namin. Eh, tango ka eh. Once a day ka lang magbasa eh. Kasalanan mo yan. Diba? Tapos pag tinanong nung downline, upline, ba't di mo kami sinabihan? Gago tong si Sir Tom eh. Hindi kami binalitaan. Diba? Walang sabi-sabi, biglang nag-promo. Gago talaga yun eh. Diba? Eh yun. Ako may kasalanan. Lahat ako. Pagka kumita ng malaki ako, pag hindi kumita, ako pa rin. Di ba? Actually, mali pala yun. Pagka kumita ng malaki, siya yung magaling. Pero pagka hindi kumita, kasalanan ko. Ah. Okay? So, balik tayo doon sa kausap ko kanina umaga. So,
So sabi ko, ano pa pag-uusapan natin? Di ba? Andiyan naman na yung sistema, ayaw mo lang makinig. Ayaw mo lang sumunod. Di ba? So, yung mga, thank you, tabang alak dyan, ang joke na. So, sabi ko, nandiyan naman na yung sistema, ano pang pag-uusapan? Magsosorry? Sabi ko, di ko kailangan na sorry mo. Ang kailangan ko, sumunod ka para umasenso ka. Para makasabayan mo sila Des, sila Melay, Alex, no, sila Zach. Kasi yun yung kasabayan mo eh, nauna ka pa nga sa kanila eh. Di ba? Yung nasa, yung cross-line leader mo, nakatsedeng na ikaw hindi kasi ayaw mo makinig. Di ba? O so, choice mo yan. Sabi ko, merong choice yung gustong mabagal, gawin yung sariling sistema. Meron din choice yung gustong mabilis, sumunod sa sistema na nilalatag ko. Kasi pareho lang naman ang turo ko eh. Whether baguhan ka, luma ka na, matagal ka na, di ba? Top leader ka, bago kang miyembro. Pareho lang naman yung turo ko. Kasi si Sir eh, paborito niya si ganyan eh. Paborito. Sabi ko, hindi ko sila paborito. Pareho lang yung tinuturo ko sa yung pinagkaiba lang, nakikinig siya. Kaya kita mo yung resulta. Sir, bakit tinulungan mo yung downline na ganyan, makatsedeng? Eh sabi ko, sumusunod siya eh. Nauna siya magtsedeng, yung downline niya gusto rin magkatsedeng, hindi ma-approve sa banko, may pang down payment, o eh, may pera ako, sige, o oh, sige, di kuha ka ng tsedeng, mag-down payment ka, mag-monthly ka, o. Oh. Kaya dumami yung tsedeng, di ba? Kasi yung upline nakikinig, sumusunod. Eh, ikaw mismo, ayaw mo magtsedeng, paano ko bibigyan ng tsedeng yung ilalim mo kung ikaw mismo wala? Saka sinong susunod kung walang susundan? Tama? Kasi kung ang tingin mo, gastos siya, mali ka, investment siya. Kung dumating ka na naka-tricycle ka, di ba, maniniwala ba yung mayor sa'yo? Mayor, payayamanin kita. Kita mo yung tricycle na yan? Hindi akin yan. Magkano ba yung pamasahe sa tricycle? 20, ganyan? O, 40, o. Mayor, 40 ang binayad ko dyan. Tama? Dumating ka, tsedeng, pagkadating pa lang, sino yun? Tama? Kasi kala niya congressman yung dumating eh. Kala niya gobernador yung dumating. Di ba si, ano, si Marvin? Di ba? Yung gamit nila, ano, Cadillac Escalade. 14 million yung kotse niya yun. Kapresyo ng relo ko, grabe, di ba? Kanya kotse, akin relo. Eh, joke lang, no? Proud tayo kay Marvin kasi nainggit na ngayon kapitbahay. Yung Cadillac Escalade, pinapagamit na lang sa mga leaders eh, para masabing meron din, no? Kasi kanina, pinapakita sa akin ni Madam, sabi, tignan mo to, iba-iba leader, oh, pero yung plaka ng kotse, iisa. Matulis si Madam sa plaka ng kotse kasi yung negosyo niya dati, LTO eh. Oh, pag nakita niya isang beses yung plaka ng kotse mo, na may memorize niya. Parang nakita niya, uy, kotse ni Mela yun, kotse ni Zach yun, ganun yun. Oh. Pero minsan nagkakamali rin. Kasi yung hindi pa niya kabisado yung plaka ng Cadillac ni La Marvin, may nakasabay kami, papunta kami S-Lex. Nakita niya yung Cadillac, labas siya bintana, gumaganon-ganon siya. Diba? Tapos parang in-overtaken kami, may back up, nagwangwang. Sabi, ay, hindi pala sila Marvin. Sabi niya kay La Marvin, sabi niya, kamunting na kami na target sa ulo kasi kaway ako ng kaway, hindi pala kayo. Okay, so, balik tayo dun sa kausap ko. So, sabi ko, you know, kung gusto niyong sumunod, mabilis lumaki yung income. Kung ayaw niyo sumunod, hindi kayo makakawala dun sa 100 plus. Okay, so kayo, matagal na kayong iFern member, kung nasa 100,000 plus pa lang yung income nyo, 30, 40, no, you need to keep following the system. No, pag sinabi ng upline mo, meron tayong Zoom meeting, mag-attend ka. Pag sinabi, meron tayong meeting sa office, may pag-uusapan, umattend ka. Pag sinabi, merong training, mas lalong umattend ka. Kasi hindi ka gagaling kung hindi ka natututo ng bago. Eh ako nga, nagpapayaman na ako ibang tao, hindi pa ako natitigil na mag-aral everyday. Everyday, nag-aaral ako. Alam na mga PD yan, yung mga natutunan ko, tinuturo ko sa kanila. Di ba? Merong mga gustong makinig, meron din mga ayaw, no? Merong mga busy, no? Nagpasagot ako ng tanong, 1 year na, wala pa rin sagot. Oo, kasi pinost ko noong December 28, eh, January 5 na, hindi pa rin sumasagot. Sabi ko, tangin na niyo, 1 year na, hindi pa rin kayo sumasagot.
Okay? So everybody learn at their own pace. Kasi ako, ba't kami magaling ni Madam? Walang tigil yung pag-aaral namin. No? Non-stop yung learning. The day you stop learning is the day you die. Okay? So, kaya kami, paganda ng paganda yung buhay namin. No? Kaya, you know, we are able to live better lives. We are able to live happier lives. It's because non-stop yung learning namin. Now, when you say non-stop learning, hindi mo na inuulit yung mga pagkakamali mo dati. Kasi natuto ka na sa pagkakamali mo eh. No? Bakit miserable yung mga buhay nung mahihirap na Pilipino? Kasi hindi nila binabago yung pagkakamali. Alam mo na nga kulang yung sahod, mangungutang ka, tas kulang sahod mo, hindi mo mababayaran, maiipit ka, i-stressin ka ng pinagkautangan mo, hindi mo siya mabayaran, mangungutang ka naman sa iba. Tama? So inulit mo lang yung problema hanggang wala ka nang mautangan. Tama? Nakakatawa nga yung Pinoy eh. Nakakahiya mag-alok nung pagbenta-benta ng produkto, pero hindi nakakahiya utangan yung buong contact list mo. Diba? Lahat ng nasa address book mo, utangan natin. Mag-group send. 500 na tao, pautang be. Diba? Baka meron ka naman dyan. Naipit lang, nagipit lang. Babayaran kita agad in 2032. Okay? So if you keep repeating the same mistake, then wala. You'll never be happy. You will never experience prosperity in your life. Okay? Hindi ko sinasabing mas importante yung negosyo sa pamilya mo or sa mga mahal mo sa buhay. Pero priority yung negosyo. Kasi hindi mo mabubuhay yung pamilya mo, hindi mo mabibigyan ng magandang buhay yung pamilya mo kung hindi gumagana, kumikita ang negosyo mo. Okay? So, we need to prioritize our business because lahat ng meron kayo, yung mga full-time sa iFern, lahat ng meron kayo sa iFern galing. So, hindi mo hindi pwede i-prioritize si iFern kasi dun lahat ng galing yung pambayad mo eh. Pang-tuition ng anak mo, pangbayad mo sa kuryente, pambili ng aircon, pambili ng bigas, pambili ng ulam, di ba? Pangbayad ng load, pangbayad ng internet, pang-monthly ng kotse, pangbili ng Jordan. Lahat. Ultimo pambili ng brief, panty at bra sa iFern galing. Paano hindi mo ipa-priority? Tama? Pagka ang gastos mo, pagka yung gastos na nilabas mo, hindi tutulong sa pagpapalaki ng negosyo mo. Hindi yun priority. Pag may lumapit, nagipit ako eh. Be, ganyan-ganyan, aksidente, blabla. O eh, pinautang mo siya, tas di ka nakapag-monthly sa kotse mo. Naremata yung kotse mo. Apektado yung iFern business mo. Buong pamilya mo naman yung apektado ngayon. Kasi naawa ka sa kanya. Maawa ka muna sa sarili mo at sa pamilya mo bago ka maawa sa iba. Tama? Kung yung isang anak mo may pangangailangan, di ba, gusto kong ganito, gusto ko ganito, ito pangarap ko, eh tinulungan mo siya na apektado negosyo mo, ay yung tatlong anak mo naman yung apektado. Kayo naman as mag-asawang apektado. Di ba? So yun yung sinasabi nung kausap ko kanina umaga na inuna ko lang yung pamilya ko. O, inuna mo yung pamilya mo, pero nalugi yung negosyo mo. Tama? Eh kung inuna niya yung negosyo niya, eh yung kasabayan niya sa kabila, nung apply niya, nakatsedeng na, nagpa 500,000 naman, eh di wala siyang problema ngayong Christmas. Lahat ng hiningi ng pamilya niya, asawa niya, anak niya, apo niya, di na ibigay niya sana. Tama? Inuna niya yung pamilya niyo eh. Inuna niya yung pamilya niya nung dapat inuna niya yung negosyo niya, kaya meron siyang problema ngayon. Tama? You cannot sustain a growing business if you do not invest in your business. Okay? Kung kumikita ang turo-turo na may dalawang lamesa, tama? Dalawang lamesa, tag-apat na upuan, so walong tao yung sabay makakakain, tapos may mga gustong kumain, naghihintay dun sa labas na matapos kumain, di ba? So, tas nagdagdag ka ng isang lamesa, yung apat na naghihintay, sabay na makakakain, lumakas na yung negosyo mo. Tama? Hindi na sila naghihintay, kumakain na sila. Nagdagdag ka ulit ng isang lamesa, apat, so instead of walo, no, naging 8 plus 8, 16 na yung sabay kumakain, di ba, na times 4 na yung negosyo mo. Pag natapos sila kumain, lumabas sila, may papalit na naman na 16.
So anong tawag dun sa pagbili mo ng upuan sa kalamesa? Investment yun. Tama? Kasi yung binibenta mo, mura lang eh. Diba? Kailangan lang makakain, kailangan makakain sa tamang oras. Pag walang pila, uupo. Kung may pila, hahanap ng walang pila. Tama? Oh. So sa iFern, yung paggastos mo ng Jordan, ng Toy Club, Rolex, Louis Vuitton, Car Club, Luxury Car Club, yun yung dagdag na lamesa. Kasi instead of empleyado lang yung humanga sa'yo, bumilib, naniwala, manager na yung naniniwala. Yung level nila Daisy, nila Edwin, no, nila Rema, no, nila Nomi, presidente ng kumpanya na yung naniniwala sa kanila. Bakit? Kasi tsedeng yung dating, pagdating nila, tsedeng yung gamit nila eh. Yung bag ni Nomi, Louis Vuitton eh. Paglabas ng kamay niya dun sa long sleeve niya, Rolex eh. So presidente na ng kumpanya yung naniniwala, hindi lang empleyado. Kasi dinagdagan niya yung bala na suot niya sa katawan niya. Yung tinuturo namin. Sila Zach, sila Melanie Alex, no? Sila Rances, yung nakatira sa Valle Verde, sa Green Meadows. Bakit naniniwala yung mga doktor? Kasi yung mga doktor, walang ganung kagandang bahay. Kung meron man, nasa malalayong lugar. Nasa Paranaque. Tama, nasa Cavite. Nasa Antipolo. Nasa Cebu. Ito, Manila, Ortigas. Isa sa pinakamahal na subdivision sa Pilipinas. Nandun yung bahay ng networker na scam ang tingin ng karamihan. So, scam nga ako. Pero sa subdivision ako nakatira na pang mayayaman. Ikaw, hindi ka scam. Saan nga nakatira? Sa squatter. Hindi ka scam versus squatter ka. Tama? 40 years kang nagtatrabaho, ano napundar mo? Wala. Pero ako yung scam. O, okay lang. Scam kami, pero mahirap ka. Diba? Okay. So, you want to follow the system, the income will be fast, the growth will be fast. You don't want to follow, kikita ka pa rin. Wala akong sinabi, pag hindi sumunod, hindi kikita. Hindi kikita ng malaki. Pwedeng kumita ng malaki, pasulpot-sulpot, hindi tuloy-tuloy. Tama? Kasi hindi nakikita yung yaman sa'yo eh. Hindi nakikita yung pag-asenso sa'yo eh. Yeah, sa iFern, bawal yung mga peke na gamit. Peke na LB, lahat. Lahat ng peke, bawal. Bakit? Kasi hindi kami peke. Tunay yung resulta namin. Kaya kung wala ka pa pambili ng original, huwag ka muna bumili. Diba? Kasi pagka nagsuot ka ng peke, apektado kaming lahat na gumagamit ng original. Tama? Do not use fake if you cannot afford it yet. Okay? Yung mga leaders naman dito, bago nag-Louis Vuitton, naglakos naman sila lahat. Diba? Nag-umpisa muna sila sa lakos. Kaya kung nga ginawa yung Jordan Club eh. Di mo pa kaya bumili ng 55,000 na sapatos, bumili ka muna ng tag 5,000. Tapos next month, bumili ka ulit, isa pang 5,000. Next month, bumili ka ulit, isang tag 5,000. Yung mga kausap mo na empleyado, ay grabe, magandang kita nito kasi every month bumibili ng Jordan. Ako nga, once a year lang, fake pa. Tama? Ganun naman pag empleyado eh. Pag hindi pa dumating yung bonus, walang pambili ng sapatos. Kaya namamangha sila kasi putangin na Jordan every month. Diba? Sila once a year, ikaw every month. So hindi sila nainggit sa cheque mo eh. Hindi sila nainggit dun sa pinakita mong pera eh. Sa sapatos sila nainggit. Kasi na-program ng utak nila, yung cheque, peke yan. Yung pera, hawak ni Daisy, pinicturan. Tapos pinasa kay Edwin, pinicturan. Pinasa kay Jojo, pinicturan. Tama? Pinasa kay JM, pinicturan. Pinasa kay Rema, pinicturan. Pinasa kay Nomi. Yun yung tingin nila. Kahit na ibang araw kayo nag-withdraw, kahit na yung hawak mo, tag 500, hawak niya tag 500. Hindi, naghiraman na ng pera yan. Eh pero pag sapatos, naghiraman na ng sapatos yan. Yung Monday, suot ni Edwin. Yung Tuesday, suot ni Daisy. Yung Wednesday, suot ni Nomi. Yung Thursday, suot ni Rema. Yung Friday, suot ni JM. Yung Saturday, suot ni Jojo. Okay? Yun yung tingin, hindi nila masasabi yun. Wala naghihiraman ng sapatos. No, sa mahihirap, meron, yes. Pero dito sa iFern, alangan naman yung isa nasa Cavite, yung isa nasa Davao, yung isa nasa Cebu, tapos naghihiraman ng sapatos. Malabo yun. Saka iba-iba size, di ba? Saka iba-iba yung design. Paano naghihiraman? Okay? So when they see that, they know that you're earning. Okay? And pagka lumaki pa income mo, di tangin na, patayin mo na siya sa inggit every week. Di ba? Sabi nga ng mga leaders, Friday is Jordan Day.
pagkakuha ng cheque, diretso sa Jordan, di ba? Kasi kumita ka ng 40 mil, ano ba naman yung 5,000? Isang sapatos, may 35,000 pa rin natitira, di ba? Next week ulit. So, simple way yan. Para maiangat yung sarili mo, maiangat yung negosyo mo. Okay? So, lahat ng tinuturo namin dito, nakakatulong para umangat ka. Kung susunod ka, bibilis. Kung ayaw mong sumunod, mabagal. Tama? Kasi maniniwala, hindi maniniwala. Or transaction lang, bibili lang ng produkto, tapos-tapos na. Diba? Tsaka, pag nilatagan mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, nainggit siya eh, no, sa una mong resulta. Tapos sumali siya sa'yo. Pero pagka yung sunod mong resulta, hindi na maganda o hindi na pataas ng pataas, hindi na siya nainggit, hindi na siya gagalaw. Kaya sabi niya, tsamba lang pala yung nangyari sa'yo eh. Diba? Kaya pag nagkwekwentuhan kami na Melay, nila Zach, sabi niya, ay sir, yung mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, mga classmate ko, lana, namatay na sa inggit. Diba? It's either sasali sila or magpapakamatay sila. Dalawa lang naman ang choice. Diba? Kasi, diba? Kasi nung una ay nila maniwala eh. Diba? Tapos palaki ng palaki yung resulta mo, edi wala na. Diba? Wala na. Huwag mo na ikwento kung paano yan, magkano ba dapat ko ilabas. Tama? Kasi nung umpisa, inalok mo na sa akin yan, hindi ako nakinig eh. Ngayon, lima na kotse mo eh. Tama? Ngayon, lima na yung relo mong ginto eh. Hindi pa ba siya maniniwala? Nag-abroad, kasama namin sa London, kasama namin sa Dubai, bilang turista, hindi bilang OFW. Tama? So nakita nila yung pagbabago sa buhay, kaya wala na. Sali na sila. Oh. Eh, pero pag ayaw talaga, edi unfriend. Diba? Unfriend ka nila kasi nila hindi natin kailangan sila i-unfriend, sila mag-unfriend sa atin kasi namatay na sila sa inggit. Diba? Pag everyday makita nila yung mga post ninyo, parang sinasaksak mo yung puso nila everyday, diba? Kasi everyday na lang, bigo sila eh, di ba? Bigo sila sa buhay eh. Everyday na lang, talo sila eh. Pag gising sa umaga, talo na naman sila eh. Okay? So, you know, this is my first talk for 2023 and I over-talk na. Dapat hanggang 7 PM lang kasi may dinner kami sa bahay. Bukas si Chichi, babalik na ng Amerika. No? So kaya, you know, sinagad lang namin yung time na makasama siya. Tapos on Saturday birthday ni Madam, so baka Friday baka mag-upload kami, no, para sa birthday ni Madam. So anyway, and for the first time, no, I would like to share the battle cry for 2023 with everybody. Everybody please stand up. Vespa in 2023. Ayan. Okay. So, you know, we're talking about global prosperity kasi we're opening an office in Dubai. No? And the Dubai office is the entry into the Middle East and Africa. Okay? Yung leader natin, si Patrick, no, sabi niya, domestic flight lang ang Africa papuntang Dubai. No? So, pwede rin i-ship yung products na pumasok sa Dubai papunta sa Africa. Okay? So, that's why ito, in 2023, ibig sabihin English to. Kasi, dalawa na kailangan battle cry natin when we go international. We need to have an English battle cry and we need to have a Tagalog battle cry. Okay? So, pag sinabi ko in 2023, iFern is global prosperity. Tapos, sa Tagalog naman, sa 2023, pagyaman ay sigurado, iFern at ako, apply ng mundo. Kaya ba? Hindi naman kayo tanga, pwede nyo naman basahin, di ba? Are you ready? Yes! Anong kumpanya mo? iFern! Ano? iFern! I can hear you! iFern! In 2023! iFern is global prosperity! Sa 2023! Thank you.